Tuwing bumabagyo, misto lang galit na ibinabalandra ng Manila Bay ang lahat ng basura pabalik ng breakwater. Kaya 2 linggo lang ang palugit ni Environment Secretary Roy Simato sa Manila Bay Coordinating Committee. Bukod kasi sa dami ng basura, mataas din ang fecal coliform level ng Manila Bay. Maaaring mag-cause talaga ng irritation, mga dermatitis and then later skin infection. Tanong ba pumasok sa bibig, sa ilong? Tapos malululun natin ito, ikakakos ng mga gastroenteritis, pagka-diarrhea at mga ganitong klaseng sakit. Ayon pa kay Simato, ang nasa 300,000 illegal settlers na nakatira sa palibot ng Manila Bay ay kailangang ma-relocate. Slowly siguro kasi capability naman natin to resettle, talagang limited lang eh. Babantayan din ang mga establishmento na hinihinalang nagtatapon ng wastewater sa Manila Bay. Yung establishments na nandyan mismo sa tubig ay talaga ipapasara yun. I-recommend ko talaga. Samantala, tututukan na din ng Baguio City, partikular ang mga nakatira sa danger zone. The moment na magkaroon ng mga bagyo na coming with the rainfall na ganyan, expected, ay maglumikas. Pag-aaralan na rin kung pwedeng limitahan ang mga turistang pumapasok sa tinaguriang summer capital ng bansa. Ayon sa Regional Director ng DENR Cordillera, wala pang utos na i-rehabilitate na ang Baguio. Nangako naman ang LGU ng Baguio na susuportahan ang mga plano ng DENR. April Rafales, ABS-CBN News.